Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambahayang Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang Salita ng Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kay sa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyam na putsiyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsiyam na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria. Sumain niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Mapapansin po natin, tuwing mayroong krisis sa mga kwento sa Ebanghelyo, madalas bumabaling si Jesus sa mga bata. Minsan, nagpapaligsahan yung mga alagad. Anong ginawa ni Jesus? Tinawag niya yung isang bata at sinabi niya na ang mga bata sa mga bata, naghahari ang Diyos. Napapabilang ang mga bata sa mga pinaghaharian ng Diyos. Minsan ay nagugutom yung mga tao. At yung mga alagad, parang tinatamad at parang nagdadamot pa. No? Isang maliit na bata yung tumambad sa kadamutan at katamaran ng mga alagad
nagbigay ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. At sa Ebanghelyo ngayon, ito yung naging tugon ni Jesus nang tinanong siya ng mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan ng mga alagad. Ang hamon sa atin, tularan ang mga bata. Sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Mapapansin natin, yung mga bata, hindi yan nagtatanim ng galit. Nagkakaroon ng away minsan, hindi nagkakaintindihan kapag ka naglalaro, pero maya-maya okay na sila. Kapag ka binigyan mo ng isang bagay, nagniningning yung mata kapag nagpapasalamat. At buong-buo yung kanilang pagtitiwala sa mga kamay ng mga taong nagmamahal sa kanila. At pansinin niyo po sa mga bahay natin, sa mga paaralan, mga bata yung humahamon sa ating mga maling pasya at baluktot na pamamaraan. Hindi ba kapag ka mayroong kalokohang gagawin ng isang matanda, ano yung pangsaway? Hoy, may bata. At minsan pa nga, tatakpan pa yung mata o yung tenga ng bata. May mali kasi. Tularan ng mga bata sapagkat sila ang napapabilang, sila ang nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Mapansin natin, si Jesus lumaki, umunlad sa edad, sa karunungan at sa biyaya, pero nanatili sa kanya yung puso ng isang bata. Nanatili yung puso ng isang bata. Sabi ni Pope Francis, Jesus is ever young because of his lifetime disposition of being a son. Buong buhay niya, kahit na siya ay lumago sa edad, sa karunungan, sa biyaya, ikinalugod niya na siya ay anak ng Ama. Nanatili kay Jesus ang puso ng isang bata. Pansinin natin, hindi nahiya si Jesus na ipahayag yung kanyang pangangailangan sa Diyos, na kailangan niya yung kanyang mga alagad. Alam niyo, sa panahon po natin ngayon, yung layunin natin maging mahusay, maging malakas, maging kumpleto. Meron tayong mga paboritong superheroes at gusto natin na maging katulad nila. Mahusay, malakas, kumpleto. Sabi nga ng isang multivitamins commercial, I want to be complete. I want to be complete. Pero si Jesus, dahil na natili sa kanya yung puso ng isang bata na nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, hindi nahiya na paulit-ulit na aminin yung pangangailangan niya sa kanyang Ama at sa kanyang kapwa. Ipinakita niya yung lubos na pagtitiwala at pagpapahayag ng pangangailangan sa Ama. Kaya nga lagi siyang nagdarasal. Yung ugnayan nila ng Ama, yung kanyang panalangin, yung tila nagtimon, nagbigay ng direksyon sa kanyang buhay. Sinabi nga, minsan sa isang kwento sa Ebanghelyo nang hinahanap siya ng kanyang mga magulang, sabi niya, hindi nyo ba nalalaman na ako'y dapat na nasa bahay ng aking Ama? Laging ang Ama ang sentro ng kanyang buhay. A lifetime disposition of being a son. A childlike heart. Sa krus napasigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito panunumbat. Pero pangungulila at pagtitiwala. Kaya nga sa dulo, nasabi pa rin niya, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang buhay ko. Hindi siya nahiyang aminin na natatakot siya. Sa halaman na ng Getsemani, ipinagtapat niya sa Ama ang kanyang pangamba. Nakinikinita niya yung mangyayari sa kanyang paghihirap. Nakinikinita niya yung kanyang pagpapakasakit.
kaya nga munggumunggong dugo yung tumulo sa kanya. At sabi niya, kung maaari lang, huwag nang sumapit sa buhay ko ang lahat ng ito, ngunit ang kalooban mo ang matutupad. Nanatili yung pusong bata ni Jesus, kaya nga hindi siya nahiyang aminin na kailangan niya yung kanyang mga alagad. Ang iniwan si Jesus ng mga nakikinig sa kanya dahil hindi nila matanggap yung sinasabi niyang siya ang tinapay ng buhay, natira yung mga alagad, ang sakit kaya nung tanong ni Jesus. Sabi niya sa mga alagad, kayo, iiwan niyo na ba rin ako? Diyos, si Jesus, Diyos, pero naglilimos ng pagmamahal. Sa Getsemani, tinanong talaga niya yung mga alagad kasi nakatulog, nagpapasama siya sa mga alagad, pero nakatulog. Kaya ramdam ni Jesus yung kanyang pag-iisa. Sabi niya, hindi niyo ba ako masasamahan kahit isang oras man lamang? Alam niyo po yung kagandahan ng puso ng isang bata. Tinatanggap natin na kulang tayo, maliit tayo. Tinatanggap natin at kinikilala natin yung ating mga takot. At anong nangyayari? Natututo tayong magtiwala. Sabi po ni Pope Francis, no one grows without first accepting his smallness. Walang lumalago hanggat hindi niya tinatanggap yung kanyang mga limitasyon, yung kanyang mga kaliit, yung kanyang kaliitan, yung kanyang mga pagkukulang. Sa pagkilala ng ating mga limitasyon at pagkukulang, dito nagsisimula yung paglago. Hanggat mayabang tayo na kaya natin lahat, na magagawa natin lahat, pansinin ninyo, diyan tayo sumasablay. Pansinin ninyo, diyan tayo pumapalya. Hindi na natiling bata si Jesus, hindi siya na natiling maliit na sanggol, pero nanatili yung pagpapahalaga niya sa mga maliliit. Minsan pa niyang sinabi, anuman ang gawin ninyo sa pinakamaliliit kong kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. Hindi na natiling bata si Jesus, hindi siya nanatiling maliit, pero nanatili ang pusong bata sa kanya at nanatili yung pagpapahalaga niya sa mga maliliit, sa mga walang tinig, sa mga dukha, sa mga hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Si Jesus laging naging bukas sa paglago. Si Jesus ay lumago, umunlad sa karunungan, naging kalugod-lugod sa Diyos at sa kapwa. Alam niyo po, habang tumatanda tayo, parang nawawalan tayo ng sigla na baguhin yung sitwasyon. Parang nawawalan tayo ng tapang na ituwid yung mali, na ipaglaban yung mga naaapi. Humihinto na tayong mangarap, humihinto na tayong magsumikap, humihinto na tayong magbago at mapabuti. Tinuturuan tayo ni Jesus na laging may puso ng isang bata, laging mayroong pagkakataong lumago, mas maging mabuting tao, mas maging mapagmahal, mas maging mapagpatawad. Hilingin natin yung biyaya na lumago tayo, pero manatili yung puso ng isang bata. Yung kahit matayog na yung narating natin, kahit na naging makapangyarihan na tayo, kahit natupad na ang ating mga pangarap, kikilalanin pa rin natin, the warrior is a child. The warrior is a child. Kahit kasi ano na yung narating natin, pansinin ninyo, masaya pa rin tayo sa mga maliliit na tagumpay. Paminsan-minsan naghihintay pasalamatan, naghihintay tapikin sa balikat, naglilimos minsan ng pansin at pag-ibig,
Masayang pinaglalaanan ng panahon. Humihinto pa rin ang mundo kapag namamangha sa harap ng mga himala. Salamat sa Diyos. Ang puso ng bata na ito ang nagpapaalala sa atin, hindi ko kaya ang lahat. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko magagawa ang lahat. At ang pusong batang ito ang nagtuturo sa atin, magtiwala, magpasalamat, at mulit-muli mamangha. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.